Dahil sa sunod-sunod na kalamidad, isa na namang task force ang pinapabuo ni Pangulong Duterte, ang Build Back Better Task Force. Ang problema, sasakupin din ito ang mandato ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC. Ang depensa ng palasyo sa bagong task force na yan, tinutukan ni Joseph Moro. Mula Cagayan, maging Metro Manila, hanggang Bicol, diyan nag-iwan ng pinsala ang mga bagyong sunod-sunod na tumama sa bansa. Sa halos isang buwan simula October 13, pitong bagyo ang tila nagparada sa pagtama sa Pilipinas. Sa dami ng kailangang gawing rehabilitasyon, isang task force ang binuo ni Pangulong Rodrigo Duterte. Build back better ang magiging tema ng ating recovery and rehabilitation efforts. Sinusulat na ang executive order para sa bagong task force. Si Executive Secretary Salvador Medaldea ang mangunguna dito at ilan sa mga ahensya ng pamahalaang kasama sa task force ay ang Department of Agriculture, DPWH, Budget, DSWD, National Irrigation Administration, National Electrification Administration, at National Housing Authority. Inatasan din tumulong ang Armed Forces of the Philippines at mga LGU sa task force. Ang Build Back Better Task Force ay ang pinakahuling task force na nadagdag sa mga listahan ng mga task force na binuo ng Duterte administration. Base sa impormasyon na kinalap ng GMA News Research, ang ilan sa mga binuong task force simula noong 2016 ay ang Presidential Task Force Against Media Killings, Task Force Laban sa Ilegal na Droga, Bangon Marawi, Task Force para sa Rehabilitasyon ng Manila Bay at Boracay, Task Force para sa COVID, Task Force Laban sa Insurgency, Task Force para Imbestiga ng PhilHealth na Pinalawig at Ginoong Mega Task Force Laban sa Korupsyon. Meron din task force para sa zero hunger at National Task Force on Animal-Borne Diseases. Ipinaliwanag ni Presidential Spokesperson Harry Roque kung bakit isa na naman task force ang kinailangan buuin ng gobyerno. Itong sunod-sunod na kalamidad naman po, makes the task force a necessity already. No? Dahil ang gusto lang talaga ni Presidente mas mabilis na pagbigay ng pangangailangan natin mga kababayan kapag meron pong kalamidad. Pero ang rehabilitasyon pagkatapos ng mga sakuna na sa mandato na ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC. Sabi ni Roque, kung task force mas mabilis ang magiging pagtugon dahil si Executive Secretary Salvador Medaldea na ang kukumpas. Ang sinasabi lang ni Presidente, miski walang pagpupulong ng council, pwede na magdesisyon ang executive secretary, no? Lalong-lalo na if it means saving lives. Direkta na si ES na magsasabi, ahanang pondo, DBM, and National Treasurer, please release the funds. Ganong kadali na po yung proseso. Kahapon, ininspeksyon ng Pangulo ang pinsalang Tinamon ng Cagayan at Camarines Sur dahil sa mga bagyo. Doon humingi siya ng 100 magiging point person na kakausapin para sa pangangailangan ng probinsya. Sa pagtatapos ng situation briefing sa Pangulo sa Camarines Sur, nauwi sila ni Presidential Advisor for Bicol Affairs, Judge Marvel Clavesilla, sa biruan tungkol sa babae at sex. Classmate kami, sir. Classmate ko ito sa law school. Brad ko pa. Pero naubos ang panahon niya sa ano, medyo tumanda na. Nakakatanda talaga yan. Sobrang babae. Nakakatanda yan. Sabi nga po ni Kong El Rey, undersex daw po ako. Undersex. Kaya kung pwede po, gawin mo na akong secretary para hindi na undersex. Pagtatanggol ni Roque, alam mo talagang ugali na ng Pilipino na bagamat marami tayong pagsubok, no? Sinusubukan pa rin natin na i-lighten yung ating mga problema. So, hindi lang naman po yan gawain ng ating presidente, bagamat matagal na po yan nangyayari, na talagang hindi nyo pagkakait sa kanya. Na dahil sunod-sunod ang nakikita niyang trahedya, kahit papano, humanap ng dahilan, no, para magkaroon ng konting break from yung mga kalamidad na binibisita niya. Are you saying that making jokes about women and sex are acceptable? I'm not saying anything. I'm just saying that's the nature of the president. After seeing disaster for almost 8 hours already. Come on. Joseph Morong, Nakatutok 24 Oras.